So I'm going to see the phone number. Wala niya. Sabi na nato kalayo sa atong mga responsibilidad. Nagiging pakog ang atong simbahan. Kahit awan, nag-gabi ang pag-decrease ng atong attendance, pag-decrease ng offering, pag-decrease ng choir. I-demand ko ipangulit sa inyo ang inyong mga uniform. Para matago din ang joy, naging nagkabinin si Nuno. Itago niya, binigyan ko sa balay, iulit ko kanila na lang. Kay maripaso sa ta, mariorganize sa ta. Genesis 22:1-5. Responsibly now, and it came to pass after these things that God fed Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here am I am. Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Let's read verse number 5. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Now you know the whole story behind. This is the time that God commanded Abraham to offer his only son by the name of Isaac to be a burnt offering for him. Maunin pa na ron na after ang Ginoo nakipag-commune kay Abraham starting from chapter number 12, dito nagsugod ang Ginoo. Unang itawag niya si Abraham, pagkahuman iya ipangakuan, iya bibiyahan ang tanan ng mga plano i-reveal sa Ginoo. Pagkabot sa chapter number 22, ato nabasa na karoon ginatest sa Ginoo ang pagtuo ni Abraham. God then, Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Now, sa mga wala nakatumog sa biblical criticism na ako itubag ko, katambasa ka po ni Anong versikulo, ang mga King James critic ay umon, tanawa ang Diyos, mutin tigay sa tao. Then, contradiction na ang Book of James at Genesis 22, going into the Book of James. Chapter number 1. Ako sa nitubagong sa mga wala nakadumog, paano po nitubag ang mga criticism toward this issue. James chapter number 1. Mamingila ganitong na versikulo. Pamatungo daw ang Ginoo o ang Bible natin sa'yo. James 1. Verse number 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot tempt or cannot be tempted with evil. Watch the last phrase. Which say that neither tempted he in man. So based on that verse, klaro tayo, mawala siya na natin sa tao. Ngayon, ikon sa Genesis 22, God did tempt Abraham. Therefore, sa'yo ang Bible. Nakuha ninyong punto nila. Amen. Now I'll answer na hindi sa'yo ang Bible. Going into the book of Hebrews, chapter number 11. By faith, Abraham, when he was told, chapter 12, not yet.
City Rochat Foundation. Muna na, follow sa mga versikulo na yan, chapter. Pagdating sa verse number 17, mauna ni ang tubag sa chapter 22. By faith, Abraham, when he was, what's the word? Tried. Dalawa ang meaning ng word na tempted in the Bible. Yung tempted sa James 1, ang meaning ni ato is to tempt you with evil. And that is not what God is doing. God never tempt anyone to do evil. Men. Pero ang tempting to sa Genesis 22, ang meaning niya is tried. Because of the context, hindi niya kitempt si Abraham para gumawa ng masama. Diba? Men. Gumawa pa siya para ng masama. Hindi. He tried Abraham, that's another meaning of tempted, to do sa to test your faith kung talagang susunod ka sa trial o sa trial ng Panginoon. So, you have the answer in the book of Hebrews, chapter number 11. Amen. God did not tempt Abraham to do evil. God tried Abraham as far as his faith is concerned. Amen. Now, go back to Genesis 22. Hindi pa yan ang mensahe natin. So, maunang sinabi ng Panginoon, and to make that long story short, nagkakaw sila paadto sa lugar. Verse number 6, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son. He took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Isaac spake unto Abraham, his father, and said, My father, and he said, Here I am, my son, and the wood. Behold, and he said, Here am I, my son. And he said, Isaac said, Behold the fire and the wood. But where is the lamb for a burnt offering? Where is the lamb for a burnt offering? Kumplito sila, nandiyan na ang kahoy, nandiyan ang fire, nandiyan lahat ang kinahanglan sa offering. But Isaac asked this very solemn question, where is the lamb for a burnt offering? Tonight, let me bring a message entitled, What's Lacking in Our Worship? What's Lacking in Our Worship? Ano ba ang kulang ng ating pagsamba? Mayroon bang kulang? Mayroon ba tayong nakalimutan na bagay? Saan? Kung dito na tayo, nandyan ang lahat ng requirements sa worship, pero may isang kulang sa ating worship. Five things about this topic tonight. First, I'll discuss the mandate of God. And then the second, I'll discuss the move of Abraham. And the third, the mission in the mountain. And the fourth, the materials prepared. And then the last one, the missing in worship. So let's start with point number one, the mandate of God. Ano bang mandato sa Dino? Ano bang komisyon niya? Ano bang sugo niya? Ano bang utos niya? Ano bang kanyang commandment? Sabi sa verse number 1, It came to pass after these things that God intent Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thy only son, Isaac, whom thou lovest, and get it and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon me of the mountain which I will tell thee of. So the mandate of God is a commandment for Abraham to take his only son. Isang kumal na dalto niya ang pinyak ka mamahal sa iyang kinabuhi. Wala nang lang, because isa lang ang anak ni Abraham, thy only son, ang word na ginamit sa Bible, take thy
sometimes ang Panginoon magkakuto sa ating mga buhay. There are times that God will test our faith by asking the very valuable in our life, ang pinakamahal sa ato, yung pinakamahalaga, yung pinanggap na to, yung bagay na hindi na to gusto na mawala, yung bagay na diambing na to. Sometimes God will require that beloved faith in your life. Amen. Amen. Minsan gusto na nato atagan ang leftover ng Panginoon. Gusto na nato siya leftover ng camp pag wala na kang trabaho o silibata. Pero pag may trabaho, walang na time sa Dino. Pag may sugda ang ato na income, muhatag pa. Kaya may sugda. Pero kung kinahanda nato ato sa mga isuong ko ato makita, kaya balo ang Dino nga kaisa-isa niyang anak. And to go back to the promise of God, kaya balo ang Dino nga maunin anaka na iyang ipangako kay Abraham na pinaagi ni ani na anak dihan magagawas ang nation of Israel. Now God is telling Abraham to sacrifice his son, make him a burnt offering. Unsa man, nagkontradict ba ang Dino? No, he was just trying to test the faith of Abraham. And when God do that to us, he is trying to test our faith. Tinatestingan niya kung sa ta, kamatunod anon na magsasambalihan ka rin. Amen. Kung sa man ang nahatag mga best ka din, are you only giving your second best? Are you only giving your leftover? Are you only giving yung pinakalist sa buhay mo? Pero ang mga magagandang bagay, palagi mong giambingan para lang sa inyo. Pero ang sa Ginoo, pinaka-inferior na bagay. God wants the best for us because He has given His best for us. Amen. Binigay niya ang kanyang pinaka-best para sa atin. So take thy son, offer him as a burnt offering. Mauni ang mandato sa Ginoo, mga isuon ko. Kita mga magtutuo, may mandato ang inuo ka na to, na every Sunday, we have to offer ourselves to God as a living sacrifice, serving the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Subok pa malandungan. Kaya nga sabi ko, kung binawi lang ang kaluwasan, dagkana ng nabawian sa ato din. Kung pwede lang nawala ang kaluwasan, dagkana ka na to ang nakalos ng salvation. Nga naman, tungod kay hindi ka consistent sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung sabang atong pagkakaw sa Diyos, tapos ka siyang hatagan na atong best, pag naghatag mo regalo sa pinanggap ninyo, sa inyo binamahal, piliin niyo ang pinaka-best na regalo kay mauntaw mong muhatag ng leftover, mauntaw mong muhatag ng inferior na butang, bisan kung sa magaling na kapubre, mamintak yung tagpaagi, na ihatag ang best sa atong pinanggap, sa atong hatagang pinanggap. Gusto natin ipahatid ka niya na mahal natin siya, pinanggap natin siya, importante siya na tao. Let me ask you a question, how do you, paano ninyo i-bet ang atong Ginoo? Paano ninyo ihapon siya as your Savior? Paano ninyo ihap ang Ginoo as the King of Kings and Lord of Lords? When you give your leftover, you are not giving to the King of Kings. You are giving to the beggar. Hindi bukli ang Diyos. Hindi siya nagpapalimos sa atong. Siya ang tag-iya ng atong mga pinaboy. And therefore, He is worthy of all our sacrifices. He is worthy of our best. Amen. That's the mandate of God. Take thy son over him. Now let's move to the move of Abraham. Ano ang reaction ni Abraham? Ano ang move niya? Ano ang iyang response ni kanak nung nakatulog siya? Take thy only son, take thy now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and give him into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Verse number 3. Abraham rose up early in the morning, saddled his ass,
laying the wood for the burnt offering, which God, and rose up and went unto the place of which God had told him. Unsa man ang move ni Abraham? Was it a move of complaining? Was it a move of murmuring? Unsa man ka Ginoo? Imo kami gipangatuan og anak, ang gitwarto mo lang. Unsa man ka dugang klase ang Ginoo? Nag-complain ba si Abraham? Nag-murmur ba siya? Kay kanon hindi na kapupra ang iyong kaisa-isang anak. And imagine, kausa-usang anak na mauna ang gawasan ng nation of Israel. Wala kanyang lain pa. Yan lang ang kaisa-isang mahal. And yet, God is asking you to offer that to Him. Humanly speaking, magkiklamo ka. Humanly speaking, muuntol ka. Muuntol ka yung nakikami ang Ginoo na. But Abraham was obedient. Amen. To the mandate of God. Amen. Walang siya nagkiklamo. Kita mga tao, reklamador na kanina. Amen. Amen. Sunti ang dada, ang patang mga alipay, kung po'y nila, mangita ko ng rason. Ha? Mangita ko ng rason kung siya, dahan ko ng mga kasangil, minsan ano patak, mangdami patak, laging tao, kaya mangmahay patak, laging tao, pero di na ito, idawat na kita ang ginagin sa Ginoo, maunang problema na ito.